At ang huling property na kasama doon sa unang topic is the bulk modulus of elasticity and compressibility. So, ayan. Ayan. Ito na yung last kong i-discuss sa inyo for the first part. Okay? So, ito siya. Yan. Compressibility or beta. It is equal to the change in volume over change in pressure. Tapos, ang modulus of elasticity mo or E is the reciprocal of beta. Ibig kong sabihin, kapag ang tinatanong is bulk modulus of elasticity EV, that is equal to 1 over beta. Ang beta mo kasi is change in volume over pressure. Ibig sabihin, ang modulus of elasticity natin, reciprocal. Change in pressure over change in volume with respect to the original volume. So, ito lang naman ang kailangan mong tandaan dyan. Kapag ang hinihingi again is bulk modulus of elasticity, ito yon. Pero kapag compressibility, coefficient of compressibility, ganyan, ito yon, beta. Ano yon? Yun yung change in volume over change in pressure. So, yan lang talaga. Basically, yan na talagang pinaka-formula nito. Wala nang iba pa. So, nagkakalituhan lang naman kasi yan. Kasi, minsan yung pressure, naka-atmospheric. So, kapag atmospheric, kailangan mo siyang i-convert muna sa Pascal unit. Kasi ang Pascal natin yung Newton per square meter. Tapos, ang volume naman natin usually is naka-M cube. So, para makuha mo yung ano niya, yung kanyang value, dapat consistent ka sa units. Hindi pwedeng atmospheric. Kailangan Pascal. Kung yun yung pressure na ano, i-convert mo lang naman. Diba, natatandaan nyo, ang 1 atmospheric pressure is equal to 101,325 Pascal. So, dyan lang yun maglalaro. Eti, ibig sabihin, kung meron kang given na pressure na, so, the change in pressure, ito ulit, ilalagay ko na lang para malinaw. Change in pressure is equal to the pressure original minus pressure ng final. And also, the change in volume is equal to the volume original minus volume na final. Yan lang talaga. Tapos itong V na ito, that is the original volume. So yan. Yung kasi 'di ba, this is the percentage. 'Di ba kapag nagpa-percentage tayo, the original, say for example 1 out of 100. So 100 yung original na in this case volume. Tapos the change in that is equal to, halimbawa kung meron kang 20 minus 10. So ito percentage yan, kasi nga kaakibat or ilang bahagdan ng porsyento ng kabuuan, change in volume over volume. Okay, so original volume change tapos pressure. Siguro nagkakalituhan lang kayo dito in terms of unit analysis again. Kasi kapag naka-Pascal ka, consistent ka dapat sa Pascal. Kung kilo-Pascal, pwede rin namang kilo-Pascal. Basta i-take note mo lang na ang 1,000 Pascal is equal to 1 kilo-Pascal. Para hindi ka rin gahol sa ano, sa unit. Tapos ang volume naman, kung halimbawa naka-liter ka, so for example, ang 1,000 liter kasi is 1 cubic meter. So you should be consistent again with the unit, kasi ang ating unit is in SI. Ang SI is Newton per square meter. So kailangan ang sagot mo din naka-meter ka rin. Nagigets?
Kaya minsan ang nagkakatalo-talo kayo sa ano, actually sa exponent. 'Di ba? Yung iba naka times 10 raised to ganto ganto, let's say 8 pascal daw kunwari, pero ang tamang sagot naka 10 raised to 6 lang naman. Bakit? Kasi hindi nga kayo consistent sa ano, sa unit. So, ang suggestion ko sa inyo, kahit sobrang haba lang pascal, kahit pa sabihin natin nagwa 1 million ka dyan, baka kasi tinatamad na kayo magsulat ng mga 000. Pero actually, that is the most essential way on how to properly solve a problem. Kung long method, basta sure. Diba? Kaya, actually, I won't be accepting yung kapag namali na sa exponent kasi partial points na lang din siguro yun, but not really necessarily the right answer kasi may tamang sagot at meron din namang nagkulang lang, pero tama pa rin naman, nagkulang lang talaga sa exponent kasi nga nagmamadali sa pag-solve. So, be careful with your exponent, the decimal point, and also the ayun, unit. Pero I think kaya nyo na rin naman ang sagutan itong compressibility. Kayang-kaya. Okay, so that's it for this first part. Sunod tayo sa sagutan natin itong problem set number 2, since that is the change in pressure heads. So I think mas kailangan yung mag-focus doon kasi ito, mga ito is very direct substitution, very ano lang, madali lang, basta careful lang again sa units ganyan. Pero itong sunod na topic for pressure head or the hydrostatic forces, yun yung mas kailangan na analytical thinking saka ng problem solving talaga. So later on sasagutan din natin yan, okay?